Bilang na nga po ko hanggang 10 eh. Kaya na sinabi niyo, pero galit pa rin po ko. Okay, kalimutan na natin. Kung mahirap yung bilangan, eh, magdasal ka na lang. Saan man ako magpunta, kung kaibigan na lagi kong kasama, anumang problema, hindi dapat ang mga ba. Dahil sigurado ko, bossing, res ba kita? Di ba sabi ko tapos na yan? Alam ko yung sasabihin mo eh. Ihihirit mo na naman yung kutub mo na may masamang mangyayari sa akin. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan na gawa ko, Padre. Sabihin mo sa akin ang inyong mga kasalanan. Napakarami po, Padre. Huwag na po natin isa-isahin. Sa katunayan ko, madadagdagan po ang kasalanan ko ngayong gabi. Father Cito! Father Cito! Father Cito! Thank you, ah. Pinagpala ka ni Lord. Juan! Father! Father! Dala ko po yung bakal na krus! Oh, Juan! Sabi sa'yo, hindi mahalaga ang iyong pinagmulan. Maaari mong baguhin ang nakatadana para sa'yo. Huh? Ikaw ang magpapasya kung magiging sino o ano ka. Huh? Klaro. Claro.
Buhay pa siya. Buhay pa si Father. Hingi ako ng tulong. Tulong! Nakikiusap po ko sa inyo. Anak ko po, Busing. Hindi mo iiwan sa kahit anumang laban. Anumang problema, di dapat ako mangamba. Dahil sigurado ako, Busing. Respect kita. Lola Belen, hindi po tayo papabayaan ni Bossing. Sabi po ni Father, manampalataya lang daw po tayo. Kasi po, sa pananampalataya daw po tayo nagkakaroon ng lakas ng loob. Ganun, Bossing. Bakit piniyang mamatay si Father Cito? Mabait na tao si Father Cito. Bakit siya namatay? Siya na nga ang kakampi ko dito eh. Nawala po siya. Bakit
dapat yung mas dalbahing tao? Bakit mo silang pinabayaan makatakas? Bakit pa ang magiging mabait, bossing? Manalo naman palagi ang mga silbahe. Alam ko, bossing, respect kita. Di naman pala. Sabi ni Kuya, pag gusto mo raw mag-isa, andito ka daw. Pwede ba kitang samahan dito? Oh, okay ka lang ba, anak? Okay lang po. Kaya lang, sakit po dito eh. Wala na po si Father Cito. Hindi. Hindi ganun yun. Mahal tayo ng Diyos. Hindi nga ba ang sabi ni Father, kailangan malampatataya ka para hindi niya tayo pabayaan. Ni Bossing, at kung iniisip mo na wala na mag-aalaga sa'yo, andito ako. Kung gusto mo, halika na. Sumama ka na sa akin sa Maynila. Sir, di pa ba nakuhuli yung may gawa kay Father Cito? Wala pa kaming lead sa mga suspect, Manang. Ang duda namin, dayo ang may gawa noon. Kung sa bagay tama kayo, sir. Siguro, sa Maynila ibinibenta ang mga ninakaw nila sa simbahan, ano? Father Cito, mamimiss ko po kayo. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Susundin ko po ang lahat ng pangaral ninyo. Hindi po ako nangako, pero pipilitin ko po na mag-iisang mabuting bata dahil alam ko po yun ang gusto nyo. Katulad po ng pangako ko sa inyo, Father, hanapin ko po ang bakal na krus. Kuya, huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala magpatuloy sa sinasabi mong mission mo at sa bata. Ako na ang bahala gumabay sa kanya. Huwag ka mag-alala, Kuya. Thank you.
Pasok, pasok. Halika nga rito, anak. Tapi ka sa akin. Oh, simula ngayon, ito na ang magiging bahay mo, ha? O ano, gusto mo, magpahinga ka muna doon sa kwarto? Sige na. Hindi na po, Lola Belen. Ayoko pong mag-aksiya ng oras. Pwede po ba akong umalis ng dali, eh? Ano? Kararating lamang natin. Aalis ka na kaagad. Eh, saan ka naman pupunta? Kailan ko po hanapin yung bakal na krus. Yung ninakaw po simbahan. Sabi po ng mga pulis simbahan, malamang daw po dito sa Maynila ibinenta ang bakal na krus. Ay, naku naman, anak ko, oh. Ano ka ba naman? Ano ka ba, Juan? Eh, kaya ka ba sumama sa akin dito sa Maynila? Eh, para hanapin yung bakal na krus? Sabi po ni Father Cito, kailangan ko daw po bawiin yun. Hindi daw po pwede umupo sa kamay ng iba. Sa akin daw po yun. Binigay daw po sa akin yun ng nanay ko. Ay, nako. Juan, una sa lahat, napakalaki ng Maynila para hanapin mo ang bakal na krus. Pag nahanap ko na po yung bakal na krus, mahanap ko na rin po mapumatay kay Father Cito. Yun po magtuturo sa akin kung saan po mapumatay kay Father Cito. Pwede ba, anak? Mabayaan mo na yung mga kapulisan ay siyang tumugis doon sa mahasamang taong yun. Delikado sa Maynila. Hindi mo pa kabisado rito. Hindi, hindi, hindi. Ha? Pakinig ka. Pakinig ka. Sabi kong bawal ka na dito. Teritoryo namin to. Sino sabi? Ikaw? Bakit sino ka ba? Di mo kilala? Ako boss dito. Bagso, bugbugin ka namin. Basta talaga, oh. Tinatanong ko lang naman kung sino ka eh. Ako nga pala si Asiong. Nice meeting yung mga boss. Gusto mo kumasahe? Niloko mo ako eh. Angas mo, ba't ka nangyayalam? Bakso ang bugbugin ka namin. Di ako natakot sa'yo! Ganun ba? Bus! Bus! Kukurin niyo! Ayos ah!
Astig ka talaga, Tol. Ang galing mo makipaglaban. Sino turo sa'yo nun? Hindi ko alam eh. Pero sabi ni Father Cito, nagmana daw ako siguro sa tatay ko. Eh, ba't parang hindi ka sigurado? Hindi ko kilala tatay ko eh. Nanay ko naman, patay na. Parehas pala tayong ulili eh. Teka lang. Lumayas ka ba sa inyo? Hindi naman. Nagpunta lang ako dito kasi may hinahanap ako. Ganun ba? Sige, dahil tinulungan mo ako, tutulungan din kita. Kabisado ko itong Maynila. Ano pang hinahanap mo, makikita natin yan. Talaga? Astig ka din pala eh. Oo naman. Ako pa. Pero bago yun, tsibog muna tayo. Gutom na ako eh. Tara! Uy, teka lang! Mamayang merienda, doon tayo sa grandstand. May namimigay ng libreng hamburger. Ha? Ayos ah! Ang dami mong talagang alam dito sa Maynila, Asiong! Siyempre, ako pa! Tara! Sabi ko na ba siya eh? Kabisado ko itong lugar na to. Kaya kahit anong hanapin mo, matutulungan kita. Juan, ano ba yun? Bakal na krus. Bakal na krus? Ano yun? Pinakaw yun, simbahan namin. Sabi nga ni Father Cito, kailangan ko daw bawiin yun. Bawal daw yung mapasakamay ng iba. Sa akin daw yun. Ha? Eh, bakit daw? Hindi ko alam eh. Pero kailangan ko sundin si Father Cito. Kailangan ko bawiin yung bakal na krus. Bakit napaka-importante na makuha mo yung krus? Sabi sa akin ni Father, ipapaliwanag niya daw sa akin paglaki ko. Pero, patay na siya. Kaya wala na makakapagpaliwanag sa akin tungkol sa bakal na krus. Kaya nga rin gusto ko bawiin yung bakal na krus. Kasi marami yung hindi naiintindihan. Siguro pag nahanap ko yun, doon ko malalaman ang sagot. Tsaka pag nahanap ko na yung bakal na krus, mahanap ko na rin ang mapumatay kay Father Cito. Papahuli ko na sila sa pulis. Papakulong ko na sila. Dapat pagbayaran nila ang ginawa nila kay Father Cito. Sabi mi! Juan! Juan! Sigurado ka ba na nandito sa Maynila yung mga taong inahanap mo? Hindi. Pero sabi ng mga pulis sa amin, malamang daw dito sa Maynila ay binenta yung bakal na krus. Asiong, may alam ka ba kung saan binibenta yung mga nakaw na gamit dito sa Maynila? Alam ko na kung saan! Talaga? Saan? Sabi ng mga tambay sa underpass, dito daw sa lugar na to, marami nagbibenta ng krus. Diyan! Baka nandiyan na hinahanap mo. Hey, Asiong! Wala naman akong makita ng bakal na krus dito eh. Puro siyang kanan dito. Oo nga, no? Alam ko na kung saan natin makikita ang maraming krus. Ha? Saan? Tara! Kita ang bakal na krus. Pero Asiong, simbahan to eh. Alam ko, isan ba makikita ang maraming bakal na krus? Yan oh, mili ka na. Baka nandyan ang bakal na krus na hinahanap mo. Wala Asiong, wala dito yung bakal na krus na hinahanap ko. Sigurado ka? Sigurado ko, Asiong. Kasi, simula nung nagkaisip ako, nakita ko na yun. Kabisado ko na itsura nun. Pasensya na, Juan. Mukhang mahirapan ko yung hanapin ang bakal na krus niyan. Kaya ano, iisip ako ng ibang paraan kung paano mahanap yun.
hiwagaan ako sa krus na to. Ang hiwaga niyan, paring Poldo, kapag naibenta at naging pera. Katulad nung ibang ninakaw natin sa simbahan na yun. Antik yan. May ibibenta natin ang mahal yan. Sinabi ko na akin na to. Hindi ko tayo ibibenta. Ano sa'yo? Hilabo nito. Eh, magkasosyo tayo dyan. Ano ba naman? Binago ko na yung usapan. Simula ngayon, ako na masusunod. May problema ba tayo, Romboy? Asyong, humingi kaya tayo ng tulong sa pulis. Baka alam nila kung saan kumahanap ang bakal na krus. Ayoko, Juan. Kalaban ko mga pulis. Ha? Bakit naman? Eh, kasi pag naghahanap buhay ako, minsan sa kalsada, nagagalit sila. Bakit naman sila nagagalit? Ano pa nga na buhay mo? Snatcher! Isira ako pa eh. Talagang magagalit siya ang pulis nun. Masama yun eh. Yun nga sabi nila. Pero Juan, mas magaling sa pulis yung naisip kung makakatulong sa atin makita yung bakal na krus. Talaga? Mas magaling sa pulis? Ano, detective? Hindi. Pulis din yun eh. Eh ano nga? Juan, siya ang pinakamagaling na manghuhula na nakilala ko. Si Lola Belen. Juan! Magkakilala kayo? Yun. Gusto ko lang naman po makita yung bakal na krus eh. Naintindihan kita. Gusto mo makulong sila para pagbayaran nila ang kasamaan nila. Eh, baski naman ako eh. Pag nakita ko po sila, gaganti ko po si Father. Bossing, sorry ah. Sana, buwarin mo ko. Ang natagpuan wakwak ang sikmura at nawawala ang lamang loob. Chang, kahindig-indig na balita mula sa bigutan. Wakwak ang sikmura ng 16 na taong gulang ni estudyante. Tumatake na dito sa lungsod ng Caloocan ang hinihinalang aswang. Muli na naman sila umatake. Sumama ka sa amin. Nasasabi ko lang sa'yo, di ba? Ayusin mo buhay mo. Sige na. Sis, ilalarin mo kung sino ang nakita mong lalaki ng gabing nangyari ang krimen. Siguro yung kasi.